maganda na yung panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, buhulan, aataw. Hindi alam na ano na ito is pwedeng maging pagkain. One or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niya, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Mag-agree na tayo. Ngayong araw, kasama ko po si Casendo o Engineer Rosendo So, ang chairman ng SINAG, Samahan ng Industriya at Anang Agrikultura, at si Doc Sosi, Doc Sosi De Leon. Hello po! Yeah. Magandang araw sa inyo, Kasendong at saka Amy. Magandang araw to both of you. Kamusta po? Ulit tayo. Opo. Kamusta po kayo? Ayos naman. Maganda ang weather ngayon. So far, so good naman. Pero may narinig ako sa radyo, Amy, tsaka Kasendo, no? Yung SRP. Pwede bang pag-usapan natin ng konti? Sana yung SRP, ang alam ko dyan, yung supply and demand, di ba? Sana laging hindi maargabyado yung mga producer, yung mga farmer, especially yung nasa agriculture. No? Paano ba natin itatama yan? Mahirap kasi, Doc Sosi at Amy, para mag-set ng SRP. No? Dahil lahat na yung vegetable, very fluctuating yan. Ibig sabihin, kung yung mga area, tinamaan ng Baguio, ganun, hindi kaya mag-recover kaagad. Kaya yung kaani talaga, hindi ganun kalaki. So, pag sinet mo ng SRP yan, siyempre, ang mangyayari niyan, yung mga ibang area na nag-set ng SRP, baka mawawalan ng produkto. Yun ang problema. Ibig sabihin, hindi sila magbebenta doon dahil, siyempre, hindi maabot yung presyo, di ba? So, tama. Yan ang problema ng SRP. Tsaka, Amy, Sendo, pansinin mo, naglalagay ang SRP ang gobyerno dahil tumataas. Pero may naglagay na ba sila ng ang presyo, halimbawa ng talong, ng sili, o sambing, ay bumababa? Naglalagay ba rin sila ng SRP para wag nang bumaba? Wala. Kaya yun ang sabihin niya kani. Meron tayong mga ini-interview, may mga jackpot, no? Kaya tuloy sila nagtatanim o nag-aalaga ng mga hayop at meron naman bagsak. Ang problema doon pag yun ang pagkakataon nila na kumita, hahadlangan pa. Ang tanong doon ay pag bumababa, pwedeng hadlangan din ng gobyerno o ng DTI o kung ng agricultural sector na huwag naman ang ibaba. Ang tingin ko dyan na talagang nasa supply and demand yan. Pag sumobra ang taas, sa totoo lang, no, pag sumobra ang taas, hindi na rin tatangkilikin ng mga tao, lilipat eh. Halimbawa, source of protein. Marami naman kung tumaas ang baboy, pwede naman sila lumipat sa kambing, pwede lumipat sa ibang pagkain may protina tulad ng rabbit o kung isda o kung ano. Ganon din naman sa mga gulay, pwede mag-ship sa iba eh. Kaya tingin ko, mahirapan talaga yung mga SRP. Tsaka hindi naman lahat sumusunod eh. Yan ang problema. Ito totoo yun, Doc. Ang problema kasi hindi kaya sundan. Ibig sabihin hindi kayang dahil siyempre yung supply kung talagang konti lang, talagang tataas ang presyo, di ba? Marami nga po nagsasabi na, halimbawa, itong gobyerno naglabas ng SRP. Sabihin nila, makikita nyo po yung SRP sa aming website. Ganyan. Pagdating mo sa palengke, sabihin sa iyo ng mga tindera, doon ka bumili. Doon ka bumili sa website. Meron nga sasabihin nagrereklamo. Bakit sabi sa TV, ba't sinabi sa radyo, tsaka sa nabasa ko sa dyaryo? Sasagot siya, doon ka sa dyaryo bumili. Yung mga ganun ba? Pero Doc, gusto ko yan yung sinasabi mo na price freeze pagka mababa. Di ba ganun din naman sa petrolyo? Di ba ganun din naman? Bakit sa
produkto ng agrikultura hindi magawa. Yes, oo. Yes. Na dapat natin tulungan natin mga magsasaka dahil tayo ay agricultural country. Yeah. Eh, kaya yung dating sinet nila sa pork and chicken, di ba, kung anong produce price plus 70 or plus 80, yun dapat. So, ibig sabihin, kung ang presyo nasa 200, for example, yung live weight, plus 80 pesos, 280, di ba? Kung ang presyo bumagsak naman ng 150, so plus 80, di ba? 280. Yun, mas okay yun. Kaysa mag-fix ka dun sa retail price, mas mahirap yun. Napakahirap na sa agrikultura, yung nagtanim, yung mag-alaga ng mga hayop. Napakahirap. Pero parang ngayon yata, ang topic natin is parang end na end product eh. Siya ang bibili ng mga pinoproduce ng farmer, let's say yung kambing, ano, tapos lulutuin niya. Yun naman yan, ang yan, yung kambing ba ang topic natin ngayon o kambingan? Kainan, ang kambing. Kainan. So, maganda ka nito. Kainan na naman. Magandang pag-usapan ito. Oo. Tulo na naman ang laway ko niya, kambing. Dok Sosie Casendo, ito yung mga topic na talagang inaabangan ko. Pero sana po umaabot dito yung pwedeng ilabas sa screen. Kailan kaya yun? Uh-huh. Kailan kaya ma-invento yung pagka nilabas mo gano'n? Andun na. Alam mo, dapat kung walang pandemya. Oo, alam mo, dapat kung walang pandemya, pag nag-i-interview tayo ng ganito, dapat nandun tayo para nakakatikim tayo ng mga produkto nulit. Good guy! Dok Sosie, hindi ko makakalimutan dito sa ating show eh yung kay Kong, di ba? Yung nagluto siya ng rabbit. Yan. Maganda ding episode natin yan. At ito naman, magpo-focus talaga tayo sa kainan naman ng kambing. Ayan, mamaya po, pag-uusapan natin, gano'n na ba kadaming kambing ang kailangan kinukonsumo ng mga tao, di ba? Gano'n na rin po ba kaganda ang industriya ng kambingan sa bansa? Yan, pag-uusapan natin yan. At ito ang huli. Ano ang pinakamasarap na luto ngayon sa kambing? Yan ang gusto kong malaman. So mamaya po yan sa aming pagbabalik. Ito po ang Mag-agree na tayo. Ayan, nagbabalik po tayo sa Mag-agree na tayo ngayong araw. Sabi nga po namin, meron kami makakasama na ito ay eksperto na sa linyahan ng pagkakambing. Hindi po yung kambing na pag-aalaga, pero kambingan ito. Kainan po pag-uusapan natin. Casendo, sino po yung makakasama natin ngayong araw? Yeah, maswerte tayo at makasama natin si Christine Mata, no? Miss Christine Mata. And siyang mga restaurant ng kambingan ang pinuputap niya. Siya yung isang restaurant nandito sa Carmen. So malalaman natin sa kanya kung ano bang sekreto niya, paano niya na-expand yung mga business niya ng kambingan, di ba? Magandang araw sa iyo, Christine. Magandang araw po, Doc. Alam mo, Casendo, Amy, nabasa ko lang lately na parang nagkaroon ng bill na ang Batangas ay ang capital na parang egg basket ng Pilipinas, ano? Siguro, walang magluto ng kambing at kumain ng kambing kung hindi ang mga panggalatok. Tama ba? Casendo? Panggasinansi. Panggasinansi. Okay. Oh. Ano sabihin panggalatok, Sendo? Meron language. Medyo ano eh, medyo hindi maganda pagka ano noon. Pasalita nga, no? Yeah. Okay. Sinense. Okay. Yeah. Sige. Yeah. Excited na ako magtanong kay Christine. Sige. Mauna kayo. Wala mo daw. Kaya excited ka. Christine, samba located yung kambingan ninyo? At bakit napasok kayo sa ganyang restaurant? Dito po, Doc, sa Carmen East po, sa Rosales, Pangasinan. Nung nag-start po kami, bali, nag-try po kami na magtinda ng karne ng kambing. Okay. Tapos, na simulan na po nung June po kami nag-start,
na karni muna po ng kambing. And then after 3 days po, may mga nagsasabi na rin na customer namin na itry namin na magtinda po ng lutong kambing. Luto na po na kami ng kambing. And then tinry po muna namin ng 3 putahe ng kambing at 4 na putahe ng karning baboy po. Tapos, yun na po, nagtuloy-tuloy na hanggang sa naging 10 putahe na po ng kambing. Oh. Yung araw-araw na niluluto namin po. Tapos, hanggang sa naisipan na po namin na dumadami na po kasi yung customer namin, naisipan na po namin na magdagdag pa po ng pwesto. Ah, okay. Po. Tapos, yun na po, tuloy-tuloy na po hanggang sa ngayon po. Nagdagdag kayo ng pwesto. Bakit? Ilan na ba ang pwesto ninyo at lahat ba yan eh nasa Pangasinan? Yes, Doc. Nasa Pangasinan po lahat. Bali, 6 na po. Pang-6 po yung kabubukas po namin noong October 8 po. Oh. Ah, okay. Christine, okay. Sabi mo June. June 2020 ba to? Hindi po, ma'am. June 26 po, 2017 po kami nag-start. 2017. Oh, tapos ang bilis, ha? 3 years. Tapos ang bilis, bilis diba, so? Anim na, agad. Oh. In one ka dami. Anim agad. At saka sa... Ibig sabihin niya. Sa maiksing panahon, milyonarya na kaagad si Christine. Hindi naman po. Oh, ikaw naman, oh. Ibig sabihin, masarap ang pagluto, di ba? Opo, nasa rin po. Nasa pagluluto po at saka nasa pag-ano rin po sa customer. Ganun lang po kasi yung isang ano sa kambingan po talaga. Kailangan po maasikaso ng maayos yung mga customer. And then yung niluluto po dapat po talaga na masarap po talaga. Oo. Ma'am, dahil sinabi mo masarap talaga, ang tanong ko sa'yo, yan ba yung mga original mong recipe? Yung kaldereta po, papaitan at saka sinampalukan, lutong Ilocano po talaga na na pinag-aralan din po namin kung paano makukuha yung kasi po Tagalog po ako eh, kung paano makukuha yung lasang Ilocano na gustong-gusto po dito sa Pangasinan. Ibig sabihin, hindi ka pala taga Pangasinan. Taga saan ka, Christine? Nagka-Cavite po talaga ako. Oh, sino ang yung lasang Ilocano? Ang mister mo? Apo. Oh, okay. Bali, Ma'am Christine, nung nagsimula kayo na 3 putahe, ikaw talaga nagluluto noon o yung mister mo? Ay, si mister po. Siya po talaga yung unang-una po kasi Ma'am, nagsimula po kami, wala po kaming kusinero. Sumubok lang po kasi kami na yung nagsimula lang po kasi kami sa ilang ano nga lang po, sinubukan lang po namin na kung makiklik hanggang sa yun po na nung dumami nag-expand na po kami ng pwesto, kumuha na rin po kami ng kusinero kasi hindi na rin po kaya sa dami po ng niluluto. Oo. Christine. Yes, Doc. Nung nagsisimula kayo o kalagitnaan, may mga 3 buwan na kayo nagluluto ng kambing, alin na mas mabili? Yung yung luto ng baboy o luto ng kambing? Yung luto po talaga ng kambing. Ah, ganoon. Saan ang mas malaki namang kita ng restaurant? Sa kambing o sa baboy? Sa kambing po. Sa kambing din, ha? Opo. Yeah. Mahilig kasi yung mahilig kumain ng kambing, no? Dito sa area ng Northern Luzon area. Kaya titingnan natin is doon sa bandang Batangas, di ba, Bulalo ang sikat doon. Dito sa norte, Emi, tsaka Loksosi, kambingan naman ang ano ito. Ah, okay. Bali! Miss Christine, ang tanong ko sa'yo, dahil sabi mo nga, may mga branches na ito. Nakakailang kambing ang kinakatay niyo po sa loob ng isang araw? Sige, isang araw na lang para konti lang yung math, Doc. Ngayon po, buwan po ng December, umaabot po kami sa 10 hanggang 12 po na kambing sa isang araw. Sa isang araw?
Sa isang opo, araw, 10-12 kambing? Apo, Dok. Wow! Dami! Dami! Ano yan, ma'am? Sarili nyo ng kambing yan o binibili nyo din po? Kasi po ma'am, may sarili din po kaming alaga na kambing and then may mga supplier din po kami. Kasi po, minsan nagkakaubusan po talaga ng kambing, walang ma-deliver yung supplier namin. May mga alaga po kami, yun po yung kinakatay po. Para tuloy-tuloy negosyo. Opo, para tuloy-tuloy po. Kasi yung ibang customer po, pag pumunta dito, maghahanap po silang putahin ng kambing. Pag wala kaming naiserve na kambing, sasabihin nila, kambingan po. Bakit walang kambing? Ganun po. Oo nga naman. Kambingan po walang kambing. Opo. Ngayon po, ano po ang best seller nyo dyan na putahe po? Ay, yung pinaka ano po talaga, yung papaitan at sinampalukan po na kambing. Ako. Lalo na po pag tag-ulan po, ma'am, yun po talaga yung pinaka ano namin. Yung may sabaw po na mainit na sabaw. Hmm. Saka sa mga biyahero po talaga, yun ang hinahanap. Mm-hmm. Yung mga yun sabaw, talaga. Yan. Ang pagising kasi yun eh. Napansin ko, kasi doon, no? Karamihan, ako kasi aakyat ng Baguio. Pag akyat, gusto ko makatikim ako ng kambing. Pagbaba ng Baguio, kahit ma... Ang tanong ko eh, yung bang pwesto mo, Christine, along the road o papasok pa sa loob? Dito po sa Carmen, Doc, meron pong tatlong farmland po yung madadaanan. Pag galing po ng Tiplex, i-exit po ng Carmen, meron po kami doon. And then meron po dito sa highway na dalawa po. Sa highway po ng Carmen. Okay. Ngayon, ma'am, dati sabi mo nagsimula ka sa tatlong putahe. Ngayon, ilang putahe na po ng kambing? Pwede ba natin isa-isahin? Tapos mamaya videohan natin para mapakita natin sa mga viewers kung ano klaseng mga luto po yung mga kaya natin i-serve sa inyong restaurant. Okay po, ma'am. Dati po, 3 putahe lang, ma'am. Ngayon po, meron na po kaming 8-10 putahe po ng kambing. Ano po lang po luto, kaldereta, saka papayitan. Interesting yan. 10. Sige, game. May ano po tayo, ma'am? May pinapaitan na kambing, sinampalukan, keldereta, kilawin. Meron din po kambing na tapa, kari-karing kambing po. At saka yung ano pa yun? Adobong kambing po. Ma'am, ito, may technique ba para mawala yung anggo? Ah, sabi nila, hindi, may mga kakilala ko, ayaw na kumain ng kambing kasi may maanggo na lasa, aftertaste. May technique ba doon sa pagluluto para mawala yung anggo? Kasi ma'am, yung ganun po na sinasabi nila, depende po sa kambing kasi yun kung lalaki po yung kambing or medyo matanda na po, ganun. Meron po talaga yung ganun, ganung anggo na sinasabi nila. Pero may technique po doon, ma'am. Pakukuluan lang po. Bawal sabihin. Hindi na lang. Bawal sabihin. Pakukuluan lang siya maigi mo hanggang sa mawala po yung ilang beses na pakukuluan mo. Oh. Alam mo, Amy, yung ating resource person yun, nakasendo, ang ganda ng negosyo ng kambingan. Bakit? Wala naman nag-i-issue ng cheque dyan. Puro pera-pera yan. Pagkakain, bayad dyan. Hindi katulad ng mga ibang kasama natin na interview na sa agrikultura, naglalabas muna sila ng farm input bago kumita at maaaring malugi. Eh sila, palagay ko walang lugi. Sa totoo lang, Christine, may nangyayari naman na hindi nauubos, di ba? Na-preserve nyo naman yun na magagamit bukas, di ba? Kasi po, Doc, dito po sa ano po namin na kambingan, may 24 hours po kaming mga pwesto. So yung naluluto po ng isang araw, nauubos po siya ng maghapon, magdamag po talaga. Wow, galing ah. Walang tapon ha? Walang tapon ng iyong kambingan ha? Galing. Saka, Doc, fresh. Laging bagong luto.
Ah, oh, luto. Oh. Minsan po kung saan minsan pupunta ka ng gabi, wala na yung pinapaitan, wala na yung sinampalukan, naubos na. Baka... Bakit nangyari na ba sa Yasen, do? No? Nangyari na yan. Sabaw na lang po yung natira. Kasi hindi dapat tatawag ka in advance. Sabi mo, pa-reserve na ako, dadaan ako dyan mamaya. Ganon. Eh, minsan kasi may biglang-biglang bisita eh, di ba? Bisita ko lang ano, eh, naubusan. Ibig sabihin, malakas talaga yung kambing, di ba? Nabanggit mo, Amy, yung tatawag. Tanong ko sa'yo, Christine, may nangyayari ba sa'yo na tatawag tapos pipikapin na lang o nagkikater ka ba may okasyon na yung kambing mo ang isa sa putahe dadalhin sa catering. Meron bang ganun? Opo, Doc. Meron na rin po yung mga nag-o-order po sa amin. Ibibigay po nila yung menu na gusto nilang luto ng kambing. Tapos, yun po, i-deliver po namin sa kanila. Meron din, Doc, mga taga-bangko nag-o-order din sa amin. I-deliver na lang po namin yung pang-lunch po nila. Oo. Meron din ba sa iyo, Christine, na may dala silang kambing? Sa kanila yung kambing, magpapaluto naman sa inyo? Wala pa naman sa ngayon, Doc, wala pa naman po nangyari na gano'n. Na, meron po yung naghahanap ng karne. Gusto sa kambing nyo? Opo. Kambing po namin. Okay. Ibig sabihin, Doc, ano, hindi man ang kambing talaga. No? So, mahirap maghanap. Opo, lalo na po ngayong December, ganito po kasi yung pahirapan sa kambing. Ito po yung kataasan ng presyo ng kambing. Sa isang kambing pala, magkano ang bilihan ninyo? Depende po. Meron po kasi nag-aalok sa amin ng live weight. Pag live weight po, 210 po yung per kilo niya. Pero pag nakarni na po, ang pasa na po nila sa amin, 400 to 420 po, pag December po. Pag nakarne na. Apo, per kilo po yun, ma'am. Sabi mo, pag December, Christine, mahal, in demand. Ano naman ang pinakamahinang panahon o buwan ang pagbili ng kambing? At saka yung matumal. Wala naman po siyang buwan na matumal. Kumbaga, yung tumataas lang po yung presyuhan nila ng bentahan po ng buhay na kambing or yung karne. Ganun lang po. Pero yung pagtitinda naman po namin dito yung ulam, wala naman pong matumal na nabuhan. Okay. Ako, ang ganda ng, parang ang ganda ng pwesto nyo. May bakas talaga. May maaraw na matumal. Pero ito, Miss Christine, magkano naman po ang per serving, magkano naman po? Magkano ang nirerange po ng presyo natin dyan? Sa kambing po, 85 to 90 po ang per order po ng kambing. Oh, depende po ba 'yon sa luto o yun na po yung pinaka standard na natin? Yun na po yung standard na po. Kahit anong putahe na po, basta kambing, nandun po yung presyo niya, 85 to 90 po. Yung kasi Amy, tsaka Dr. Tosi, yung kunyari sinampalukan, no, yung mga iba kasi isang order lang tapos kanin, pwede na sa kanila yon. Ayos yung, na oo, pinapaitan tapos kanin, pwede na rin sa kanila yon. Kaya yung mga kumakain, iba-ibang choice ang kinukuha nila, pero marami nag-order yung sabaw kasi maraming different sabaw. Unlimited sabaw po. Unlimited sabaw. Yan, ito nga pala binabalikan. Sabaw lang, sapat na eh. Sabi nga nila. Pero kasi kaya ko po natanong kung standard kasi iba-iba din po ang ingredients bawat luto. Sabihin natin na sa sinampalukan, sampalok, kambing, talo-talo na yan eh, di ba po? Pero pagka nagkambing kari-kari ka, iba ang ingredients dyan. May mga gulay. Pero sabi niyo po, 95 lang? Opo, nasa 90 lang. Kasi
parang ang ano po kasi namin noon, yung sa mga rekado po kasi niya, yung halimbawa kari-kari, kaldereta, medyo matataas po yung rekado na ano niya, babawi po kami doon sa papaitan at sinampalukan po. Kasi hindi naman po siya marikado masyado. Hindi naman siya binaba yung presyo. Opo. Oh, tama. At saka, ang kailangan po talaga, ma'am, yung masarap na hindi mahal. Tama ka. Mas ubig. Yan po ito binabalikan. Opo. Medyo malayo yung katanungan ko na tungkol sa kambingan dahil restoran ang pinag-uusapan. Ah, Christine, nangyari na ba sa yung kumain tapos pagkakain tumakbo ni nagbayad? dito po kasi sa pwesto namin, open lang po kasi itong canteen namin, yung restaurant. May nangyayari na rin po na ganun talaga. Hindi po maiwasan lalo po pag sabay-sabay po yung customer. Hey, 1, 2, 3 pa rin pala, Dok. Pero may mga CCTV naman po kayo dyan. Tama po. Meron po, ma'am. Meron po. Ayan. Miss Christine, nauuso kasi ngayon sa Facebook, yan, iano mo yung mga pagkain, yan, meron din mga iba pang mga means. Meron mga food panda, yan, sabihin na natin. Eh, kayo po, may ganun din po ba? Ina-advertise ba natin itong pwesto nyo o yung restaurant nyo sa mga social media? Meron din, inaano po namin sa radyo po siya ngayon. Sa social media, meron din po. May Facebook Pero, din po ang Farmland. Ayan. Farmland ang pangalan po na inyong restaurant, tama po? Farmland Kambingan po. Ayan, dahil sinabi mo yung pangalan, saan po ba nanggaling yung pangalan na Farmland? Tingnan natin. Nung unang pwesto po kasi namin, bukid yung background nung pwesto po namin. So, doon po namin siya na isip na farm. Tapos, inano na lang namin na parang ano, farmland, tas Kambingan, doon po talaga nagsimula yun na. Kaya po lahat ng pwesto po namin, ang likod po niya karamihan, bukid po talaga. Para so, pinipili niyo po yung pinagpwestohan niyo talaga na ano. Mas tema mas doon na, sa pangalan. Opo, at saka mas ano po kasi sa tao pag yung pakiramdam nila parang nasa bukid lang sila, ganun po. Christine, tanong ko lang, ano? Christine, tanong ko lang, ano? Meron ba kayong pwesto na hindi nag-click? Meron ba kayong pwesto na iniisip nyo, dito maganda, pero nung tinayo nyo ay parang hindi nag-click, na binitawan nyo rin? O wala? Sa ngayon, Doc, wala pa naman po. Galing, ha? Anim, lahat hindi nagsasara, ha? Galing. Ito, Miss Christine, mabalik tayo dun sa mga putahe, no? Ano po yung pinakamahirap lutuin? Saka ano ba yung dapat tandaan sa pagluluto po ng kambing? Sa yung pinakamahirap po talaga na putahin ng kambing, yung kaldereta po talaga. Kasi marami pong proseso, kailangan po palalambutin niya siya. Palalambutin niya siya, tapos yung lasa niya, kung ano yung lasa po dapat ma-maintain po na ganun lang po yung lasa ng kaldereta. Miss Christine, di ba, pagka palalambutin mo, ano yun, ginagamitan niyo ba yan ng pressure cooker? Ilang minuto, ganun? Hindi na po namin pina-pressure cooker, yung ano lang po na... Normal mga, ano lang. Opo, mga 1 hour po siya palambutin, depende po yun sa klaseng po ng kambing na nabili. Pag bata pa po kasi yung kambing, ma'am, madali lang po siyang palambutin. Pag medyo matanda na po yung kambing, mahirap po siyang palambutin. Christine, malalaman mo ba na ang binibili mo ay bata, ang binibili mo ay matanda, at saka ang presyo ba ng kambing na binibili mo? Kung bata, mas mura o mas mahal o baligtad sa matanda o parehas lang? Pareho lang yun, Doc, kasi kinikilo po yun. Pag karne na po siya, yung kilo niya po, yun lang po talaga yung presyo niya. Okay. Ito naman po yung tanong ko, follow-up dun sa tanong ni Doc Sosi, malalaman mo ba kung babae o lalaki? Kasi sabi mo kanina, pagka lalaki, maanggo. Pagka babae, hindi ganun kasado. Malalaman ba yun? Yes po, ma'am. Kasi po yung karne po ng lalaking kambing, mas mabigat po siya kesa po sa karne na babae ng kambing. Okay. Mas makilo po siya. Kahit po pareho sila ng laki, pag tinimbang mo po siya, mas mabigat pa rin po yung
lalaki na kambing. Ah, okay. Meron ba kayong, dahil kambingan yan, meron ba kayong minsan naglalagay kayo kung kulang ang kambing na tupa naman ang inalagay nyo, tupa? Hindi pa naman po namin na try yan, Dok. So, kambing lang talaga? Opo, kambing. Opo, Dok. Kailangan po ko talaga, marami lang po talagang supplier ng kambing para halimbawang wala po dun sa isa, meron po, meron pa rin pong mag-deliver. Oo. Nangyari na ba sa iyo yun, na Christine, na... Ay, naubusan po. Hindi pa naman po, kasi pag ganun na medyo konti na lang po yung lulutuin, obligado po, Dok, magpapakatay po kami dun sa alaga namin. Oo, oh, okay. Ngayon po, ilan po ang alaga niyo, Miss Christine? Meron po kaming 100 plus po na kambing. Oh! Kayang-kaya din supplyan yung restaurant niyo. 100 plus. Pero ang nakita ko doon, maganda yun kasi alam niyo kung ano yung kinakain ng kambing na isa-serve niyo, di ba? Yung quality, nakokontrol. Pag ganitong tagulan kasi, ma'am, ang ano noon, hindi sila makakain ng damo. Ang pinapakain namin, darak, or yung mga tutong na kanin, gustong-gusto nila yon. Ah, ganun. Opo. Wala ding tapon yung tutong nyo, diretso doon. Parang wala ka sa sayang sa restaurant mo, Miss Christina. Gustong-gusto po nila yung kanin, lalo na po pag yung medyo mainit-init pa na tutong. Gusto ko ng kambing. Ah. Christine, tanong ko lang ano? Kung bibili ka ng kambing, alin na mas pipili mo? Yung karne ng kambing o yung buhay na kambing? Ayan. Buhay po o yung mis na karne na? Para sa amin po kasi, Doc, mas gusto na po namin yung nakarne na. Kasi po pag buhay, tapos bakit? Buntis, parang ayaw po namin katayin kasi sayang po. Hindi po tulad nung nakarne na na i-deliver nila sa amin. Okay na po yun, lulutuin na lang po. Okay. Karamihan po kasi ulitin ko, magkano nga? Yung karne, magkano per kilo? Yung sa buhay, magkano? Yung karne po, 400 to 420 po yung kilo niya. Yung sa buhay naman po, 210 po yung live weight niya. Okay. Parang mas mura talaga pagka yung buhay po. Pero Amy, pagka binuksan mo yung tiyan niya, ang daming damo doon, yun ang nagpapabigat doon. May tanong ko lang, Christine, ano? Yung sa papaitan, anong binuksan? Ano sa papaitan, anong ginagamit ninyong yung apdo ba o yung katas doon sa ano yun? Doon sa bituka ang ginagamit yung pampait. Yung paspas na po, yung doon po sa damo, yung po yung pinipiga talaga po, Dok. Kasi yung po yung gustong-gusto ng mga Ilocano, yung puro po. Purong anong kamo ginagamit nila? Anong ginagamit nyo? Puro na paspas, Dok. Yung damo na kinain po ng kambing, yun po talaga. Okay. Ako, Dok, may tanong ako, pero hindi kay Miss Christine. Kay Kasendo. Kasendo, bilang ikaw ay madalas kumain dyan, ano ba yung ano mo, paborito mong luto nila Miss Christine dyan? Bilang, sa side naman nung ano, nung ang tawag dito, bumibili yung kumakain doon sa restaurant. Of course, silang palukan, di ba? Kilawin, tsaka yung, ano, caldereta. Sarap talaga. Punta ka kasi nito, Emmy, at para makakain ka ng kambing. Ayaw mo, Kasendo, matapos lang yung pandemic, pupunta talaga po ako dyan. Pero, tutuloy natin itong usapan na ito mamaya. Mamaya na mapag-uusapan natin. Ma'am, sa laki po ng ano, restaurant nyo at sa anim na branches meron kayo, ilan na po ba o gano'n nakadami ang naipundar nyo dahil po dito sa inyong pagkakambingan? Pag-usapan po natin yan sa pagbabalik na mag-agree na tayo.
Nagbabalik po, mag-agree na tayo. Ayan, kanina nga. Ito ay, Miss Cristina, pag-uusapan lang. Gano'n na ba kadami ang naipundar mo dahil sa kambingan po na ito? Nakapagpundar na po kami ng tatlong sasakyan po, ma'am. At saka, medyo, ano, hindi naman po sa, ano, talagang nung unang-una po talaga, yung estado rin po ng buhay, hindi naman po ganun ka, ano, kundi mahirap po talaga. Nang dahil po sa pagkakambing, hindi na po namin problema yung pang-araw-araw, at may naipupundar na po na paunti-unti. Hmm. Tatlong sasakyan, no? Hindi na masama. Christine, hindi ko na tatanungin kung anong sasakyan. Baka matalo mo pa si sasakyan ni Pacquiao eh. Ano ay, hindi naman po. Tatanong ko na lang ito. Dahil kayo nagkakambing, ako'y nadaan din sa farmland. Ano ha? Meron, sa kabila nyo, sa kaliwa nyo naman, meron namang ibang kambingan. Hindi ba parang threat yung may kambingan sa kabila at may kambingan sa kabila? Hindi naman po, Dok. Mas maganda nga po yun eh. Mas marami, mas masaya. Ganoon. Opo. Hindi naman po ano sa amin yun kasi kung talagang gusto po ng customer yung niluluto yun, babalik at babalik po sila sa inyo. Okay. Kung maraming kambingan sa isang lugar, yung mga biyahero, maghihinto-hinto yan. Alam nila na doon may kainan, doon sa area na yun. So, dadami rin yung customer na pupunta sa doon sa area na yon kasi alam na nila yung area na yon talagang kambingan, di ba? Oo nga. Opo. Naobserbahan ko rin yan, Christine, ano? Yung farmland, parang natatandaan ko nga, parang dyan pumaparada ang mga bus, di ba? Opo. O di pag pumarada ang bus dyan, at lahat ng pasero ay kakain, di nagkakagulo, ang dami, sabay-sabay. Opo. Tama ba? Yes, Dok. Ang dami po talaga. Naranasan pa po namin doon po sa Tiplex, 5 bus po. Sabay-sabay po silang huminto. Lahat po ng pasahero. Halos hindi na po sila magkasya doon sa area ng kainan. Kaya yung iba po talaga sa bus na kumakain. Yun. Ganun. Ano yun, ma'am? Ano yun? Napahinto lang? O meron na kayong usapan doon sa bus company? Wala naman po. Doon po talaga sila dumadaan. Doon po kasi yung sa Tiplex po, yung mag-exit dito sa Carmen. Siyempre po sa haba po ng biyahe nila, Manila to Pangasinan, dito na po sila mag-exit. Doon na po diretso nila na kakain po. Oh, lahat naman sila, lahat ng driver-conductor. Depende na lang kung saan sila nasasarapan na pagkain, na lutong kambing. Oo. Oh. Akala ko po meron na silang ka-team up. Hindi pala. Ganun pala yun. Ayan, Ma'am Christine. Gaano kahirap i-maintain yung kambingan? Kasi malaki na yan. 6 na yan. Gaano ba kahirap? Mahirap po talaga, ma'am. Lalo na po sa ano namin. Kasi kailangan po sa negosyo na to, tutok ka po talaga. Tapos tiwala lang din po dun sa kasama. Lalo na po yung pagdating po sa kaha, yung magkakaha po, siya po yung naka-assign dun sa sales ng maghapon. Iba po yung naglilista, iba rin yung nagkakaha. Doon po namin siya pagkukumparahin. Bawat pwesto po ganun. Pag inikutan po na po sila, magka-cut off po ako ng 2. Yung sales po nila ng 6 a.m. to 2 p.m., ika-cut off po yun. Lahat ng pwesto po yun. Araw-araw po yun, ma'am. Ganun po yung ano. Tapos iba na naman po yung sales ng 2 p.m. to 7 p.m. na naman po. Iba na naman po yung magdamag. Oh. 24 hours yan, no? Yung store nyo. Parang ang hirap i-monitor lahat. Tapos 6 pa. Grabe, ang galing mo po. Ang galing nyo po. Yung sinasabi mo, Christina, 6. Ano yan? Individual na bawat pwesto ninyo nagluluto ng kambing? Or meron kayong komisari na lahat ng kambing doon natitimplahan, doon lulutuin? Hindi po. Iisa po yung kusina po ng lahat ng pwesto para po yung timpla niya at saka yung
Masi-check po namin araw-araw yung ano ng karne ng kambing, kung okay pa ba siya kinabukasan para sa mga pwesto or kulang na. Kaya iisang kusina lang po talaga ang pinanggagalingan. Okay. Another question, Christine. Lahat ay magagandang balita yan. Ang tanong ko ito naman. May nangyari ba na nagreklamo dahil hindi masarap ang luto ng kambing nyo? Wala pa naman, Dok. Pero may nagreklamo po na matigas po yung karne ng kambing. Opo. Ito, Miss Christine, ito nabasa ko lang. Yung paglalagay ng asin sa karne ng kambing. Ano ba yan? Tama ba na maglagay ng asin sa karne ng kambing? O hindi dapat? Ano po, ma'am? Bago po siya lutuin or ano po? Bago lutuin? Bubudburan mo ng asin, tama ba? Opo, ma'am. Lalo na yung sa kilawin, yung balat niya po. Kasi medyo madulas po yun. Dapat po talaga parang kikis-kisin po ng asin. Pangalis ng lansa. Tama ba ako? Opo, pangalis po siya ng lansa. Christine. Okay, si Amy, balak yatang magbukas din sa Noybay Siya. Pinag-aaralan na, di ba? Nag-fishing-fishing na tayo ng mga technique dito. ako may plano ako, kaya nga itong tanong ko kay Christine. More or less, huwag mo nang eksakto, no ha? Sa isang kambing na binili mo at niluto mo, kumikita ba ng mga 2,000? Meron, Doc, meron. Ayun, no. Mas maganda ka kaysa sa meat shop. Sa meat shop. Kaya sa meat shop, eh. Miss Christine, ilan ang staff mo ngayon dyan sa kambingan mo? Ali, 20 po, ma. 20. Tapos 24 hours yun, shifting. O straight. Hindi po, palitan po sila. May pang gabi po, may pang araw. Dok, na-stop po kayo. I mean, sinasabi niya dalawang isang ulo. Noon, dahil alam mo, marami yung problema. Tama ba, Christine? Handoon yung dapat, jujuti siya, sasabihin, hindi siya papasok, may sakit o may lakad, na hindi nagpaalam, tama ba? Marami, okay. Lalo pag sa tao. Tama ba, Christine? Opo, meron po talagang time na dumadating na gano'n na naaaburido po ako sa mga kasama kasi meron po biglaan na magpapaalam. Oo. Tapos, ano, sino yung i-duty ko na ganito? Wala pong mag-duty, mapipilitan po. Sarado po muna siya ng gabi na yun. Ganun po. Yun. Magtatampo naman yung mga customer mo dahil bakit kayo nagsara doon, di ba? Hindi naman po, Doc. Kasi anim po yung farmland, pwede naman po namin ito. Alilipat. Alilipat. Hindi ka nagsaserve ng beer o nagsaserve ka ng beer? Hindi po. Kain lang talaga? Opo. Okay, meron na bang nangyari sa'yo habang kumakain? Nagka-awayan, nagkasuntukan yung kabilang lamesa sa kabilang lamesa? Wala pa naman po, Doc. PL ko talaga, ha? Mababait ang mga taga Pangasinan, ha? Pangasinan? Oo. Pero ito, Ma'am Christine, ang tanong ko sa'yo, bilang ikaw ay nagtitinda at nagluluto ng kambing, ano ba yung pinakamasarap na parte ng kambing? Yung sa balat niya po, yung ginagawa pong kilawin, yun po talaga yung kilawin. Masarap. Nakatikim ka na ba nun, Doc Sosie, kilawin na kambing? Actually, kagabi nga, mayroon ako mga bisita. Naglarabit din, yung Cuevas sa bakery, tsaka yung mga ibang kasamahan niya, na may vlogger din na sumama kagabi. Nag-inuman kami dito sa aking pwesto. Estupadong kambing, kilawing kambing, adobong kambing, tsaka papaitan. Majority ng aming kinain kagabi ay puro kambing. Yan talaga. Kasi masarap eh. Hindi ko lang po talaga maintindihan yung iba kasi hindi po nila makain daw dahil nga doon sa maanggo. Pero yun, sabi naman ni Miss Christine, nasa tamang pagluluto naman yan. At saka kung lalaki nga, di huwag mong bilhin yung lalaki. Yung babae yung bilhin mo. Okay. Nabanggit mo yung lalaki, babae. Christine, mas maraming kumakain ng kambing ang mga taong lalaki kaysa sa mga kababaihan, tama ba? Opo, Doc. O may mga babae na rin? Karamihan po talaga mga lalaki, Doc, yung mga biyahero po. Yun, no.
Ma'am Christine, ito naman yung tanong ko. Magkano po ang puhunan kung gusto kong magsimula ng campaign? Ha? Yan lang. Sabi ko na lang. Kasi ito, dinahandahan ko pa. Ito naman. Magtayo yan, sige yan. Kasi ma'am, kami po nagsimula lang po talaga kami. 10,000 po. Yun po talaga yung simula nung ano namin. 10,000. Yung tatlong putahe o marami na yun? Marami na po yun. Yung kambing at saka karne na po ng baboy. Oh, 10,000. Mga OFW natin, 10,000 ko kaya natin palaguin, di ba? Oo. Kasi ma'am, kaya po pinag-ano namin yung karne ng kambing at saka karne po ng baboy. Meron po kasi mga nagbabiyahe na ayaw po nila ng kambing para po may choices lang sila na meron din pong karne ng baboy. May iba ko ng katanungan, Amy. Amy, tsaka para kay Christine. Lahat ng pwesto mo ay ikaw ang nagpatayo o rumerenta ka o papano? Nagrerenta po kami talaga, Dok. Ah, renta. Opo. Hindi ikaw ang may lupa lang, ikaw nagpalagay ng istruktura. Hindi. Karamihan, may istruktura na tapos nirentahan mo, ganun ba? Hindi, Dok. Lupa lang po siya. Lupa po na nirentahan namin, kami po yung nagpapatayo. Yun, no. So may kontrata din. May kontrata din kayo. Ngayon, ilang taon. Dahil para masulit naman yung ginastos mo sa paggawa ng restaurant, di ba? Yes, Dok. Karamihan po ng pwesto namin, Dok, ganito po siya, yung pawid po, kawakawayan. Oh, parang sa probinsya, gano'n? Apo. Kasi mas ano po siya eh, mas pangmasa yung lugar niya, ma'am, pag gano'n. Feel na feel mo na nasa bukid ka, kasi ano eh, nipa, iba, tama ba ako, Dok, yung pawid sa kanipa, isa lang? Parehas lang, parehas. Oo, diba? Nipa. Sa likod mo, bukid-bukid pa, di ba? Ramdam na ramdam mo na nasa farm ka talaga at humihigop ka ng mainit na sabaw. Oh, tsaka kagandahan kasi ng open air, karamihan sa nila open air. Unang-una, tama Christina, nakatitipid kayo kaysa sa naka-aircon. At tsaka talagang masarap humigop ng sabaw na sariwa ang hangin. Tsaka may konting tawag dito, yung may sile. Yan ang maganda sa open air. Yung pwesto po namin na isa doon, sa Tiplex, ma'am, may nakatanim na po kami doon na sili para pag yung customer, hihingi po sila ng ano, nandun na po. Tawang-tawa po sila pag sila na rin po yung namimitas. Ah, okay. Si Ms. Christine hindi apektado doon sa mahal na sili ngayon dahil may sarili silang sili. 400. 470, di ba? Tapos eh, no? Pero yun nga, itong nagdaang pandemya, kamusta ang negosyo? Hanggang ngayon may pandemya, kamusta po ang negosyo nyo? Honestly po talaga, magmula po nung March, talaga, lalo na po nung binawal nila yung dining sa mga restaurant, ang laki po talaga ng binagsak ng negosyo na kainan po, lalo na po sa amin. Bawal po talaga kasi yung ibang customer po kasi mas gusto po nila, mas nakaka-relax sila pag nakalamesa sila na nasa naka-dining po sila kesa yung take-out na nasa sasakyan po sila. Kaya ayaw po nila na take-out. Gusto po kasi nila dito talaga sila kakain. Binawal nga po kasi yun nga po may pandemya. Humina po talaga. Ang laki po ng ipinagsak. Pero ngayong buwan ba ng Disyembre, medyo gumanda-ganda na ba yung sales natin kumpara nung talagang mahigpit? Magmula naman din po ma'am na pinayagan na po na magpa-dine-in yung mga lugar na nasa MGCQ na po, medyo unti-unti na rin naman po na nagbabalik yung ano natin hanggang sa ngayon po. Okay naman na po. Ang maganda po dyan, bumalik yung mga talagang suki. Kasi yung iba pagka sinara, tapos nagbukas ka, ang hirap ulit i-gather ng mga ano eh, suki. Yun nga po ma'am. Yung ulo ng kambing, anong luto ang ginagawa niyo doon? Yun po yung sinampalukan, Dok. Masarap po yung mga biyahero din sa, lalo na po yung mata ng kambing, yun po yung gustong-gusto nila. Yung sinampalukan, yung ano eh, part ng head, tsaka yung mga knuckles, yung paa. Paa po. Yung portion sa paa, sa baba, yung mga joint, gano'n.
Kaya sarap doon. Yun namang Christine, yung mga laman loob, anong siyempre lahat yan laman loob, lalo kung bibili ka ng buhay, no? Anong ginagawa nyo naman doon? Anong mga luto? Yun naman, Dok, yung laman loob po ng kambing, yun po yung pinapaitan. Yun po okay. Yung para sa pinapaitan. Pag bumili ka ng, Christine, pag bumili ka ng karne na, meron din buong naman laman loob, binibili mo rin. At magkano naman ang takbuhan ng laman loob? Yung presyo po ng laman loob at saka yung ulo po, yung paa, isa po yung presyo ng Dok pag yung, let's say, yung laman po, nasa 400 to 420, yung laman loob naman po niya, nasa 300 to 320 din po. Ah, mahal din, ha? Mahal din, ha? Po. Oo. Kaya walang tapon, eh. Ano? Oo, walang tapon. Hingit na ako. Kasi kailangan ko ng putulin. Tingit na ako, Dok. Alam ko, marami pa tayong tanong, pero kailangan ko na puputulin. Siguro bago tayo magtapos, pwede bang magkaroon ng parang inspirational message si Christine para yes. sa gustong pumasok sa kambingan? Yun nga po. Ayan, Ma'am Christine, ano po yung masasabi nyo sa mga kababayan natin o sa mga kasamahan po natin na nagkakaroon na rin ng katulad ko eh, napapaisip ng magbukas ng kambingan. So, pag ninegosyo po ng kambingan, maganda po talaga. Sa simula po, mahirap kasi po maninibago kayo. Pero yung araw-araw nyo na po siyang ginagawa, nakakasanayan nyo na, madali na lang din po. At saka sa ganitong ano po na kainan, pinakamaganda po talagang negosyo ang kainan. Kasi po ang tao, tatlong beses kumakain sa isang araw. Yun po talaga. Sipag at syaga lang po. Yan. Thank you po, Miss Christine. Alam po namin busy kayo at dami-dami yung minomonitor ng mga restaurant ngayon. Maraming salamat po. Sana, Dok Sosi, makapasyal tayo kasama ni Casendo sa farmland. Lahat naman ng ganyan eh, pag na-interview, iba yung talagang minsan tayo pumunta doon. At minsan yeah. sana, yung katulad na pinakita ni Kong. Oo, magluto. Tama. Conrad, Australia. Siguro, maaaring makita yung mga putahe at saka yung view ng kanyang kambingan. Sige po, dito na po nagtatapos. Pansamantala, maghihiwa-hiwalay po muna tayo. Hanggang sa susunod po, ito po ah, mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.